Magandang araw po sa inyong lahat at para po sa ating reflection para sa araw na ito, ang atin pong magiging tanong ay, worried ka ba lagi? O worried ka ba? Ito po ang ating tanong sapagkat sa Ebanghelyo po natin na araw, sa araw na ito, January 26, kapistahan po ni Saints Timothy and Titus, mga obispo, ang atin pong Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata siya mga talata 1 hanggang 10 at ito po yung ebanghelyo na kung saan ay isinugo ni Jesus ang 12 apostol, the 12 apostles. At sa kanyang pagsusugo sa 12 ito, meron siyang isang very, very important na reminder sa kanila. At siguro, kaya ipinaalala ito ng ating Panginoon ay para, kumbaga, ay makapag-focus ang mga apostoles sa kanilang mission at para hindi na alalahanin ang maraming bagay. At ang isaisip na lang nila, edi kung sino yung dala din nila o dala-dala nila sa kanilang mission para hindi sila madistract sa maraming bagay. Ito yung sabi ng ating Panginoon sa kanila. He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. And He told them, take nothing for the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Parang napaka-imposible po. Ano kasi maglalakbay ang mga alagad na ito, mga apostol na ito, pupunta sa pagmimisyon. And yet, ito yung very radical yung paalaala ni Jesus na huwag kayong magdala ng kahit ano, panyapak, tungkod, pagkain, pera, at kahit ano po mang bagay. Pero may karunungan po ang ating Panginoon kaya niya ipinaalaala ang mga ito. Sinabi ko kanina na Jesus wants that the apostles be focused on their mission. At bukod doon, gusto na ating Panginoon na sila ay umasa sa providensya ng Diyos. Sila ay umasa sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat kung totoo nga naman, kung ang mga apostol ay nakatuon lamang ang pansin sa kanilang mission at kung bakit sila isinugo ng ating Panginoong Jesus, ay di syempre, pagpapalain ng mga ito kasi ginagawa lamang nila ang kanilang mission at ang Diyos ang bahalang mag-sustain sa kanila sa kanilang ginagawang pagmimisyon. At mga kapatid, yun din ang ipinapaalala sa atin ngayon. Kaya ngayon tanong natin eh, worried ka bang lagi? Lagi ka bang nag-aalala sa buhay mo? Sabi ng iba, aligagang aligaga ka sa buhay mo na. Ang dami mong concern, ang dami mong parang yung alalang-alala ka sa maraming bagay na parang ito na lang yung nagiging preoccupation mo. So mga kapatid, ito yung paalala sa atin. Ano? The gospel is reminding us that God will provide and that hindi lamang basta God will provide, God will always provide for us. Ang mahalaga lang, we are putting our full trust in God. No matter what the situation is, ang mahalaga lang ay talagang laging nandun yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ano? We may have done everything that we could. So, ilagay na lang natin sa providensya ng Diyos ang maraming bagay. Oo, lagi namang may kulang ang human effort. Yun ang tatandaan po natin. It's always limited. It's always kulang ang human effort. Pero nagkakaroon ng confidence yung human effort, bagamat kulang, kung may pagtitiwala sa Diyos. Ano? Lagi namang kapos ang ating kakayahan. Pero sabi ko nga, yung kapos na kakayahan, nagkakaroon ng kapanatagan kung ipinagkakatiwala sa Diyos. Ano? Pagkatapos nating magawa ang lahat ng bagay. Diba? May kasabihan tayo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ano man yung ginawa natin, sabihin na natin na ibigay na natin ang ating lahat at sa pakiramdam natin ay parang may kulang pa. So, we leave them to God. Ano? Ipagpasa Diyos natin. At sigurado po ako, kapag nandun lagi yung pagtitiwala natin sa Diyos, bagamat merong pag-aalaala sa ating kalooban, nandun yung kapanatagan, nandun yung kapayapaan, nandun yung kapahingahan ng ating kalooban. Sapagkat naniniwala tayo na hindi magpapabaya ang Diyos sa atin. Mga kapatid, worried ka bang lagi? Huwag mo nang alisin mo na sa kalooban, alisin mo na sa puso yan. Ilagay mo na lang sa kamay ng Diyos, ilaan natin sa Diyos, yung kapos nating kakayahan, ialay natin sa Diyos, at sigurado, yung kapos na kakayahan, pupunuan ng biyaya ng Diyos. Okay po? So, syempre, hindi pa rin nawawala yung patuloy na
paalaala sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us evangelize the world through social media. So again po, please like, share, and follow po ang ating page. Ganun din po ang ating Instagram, A Thought for the Day, at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. And of course, special prayers po sa lahat ng mga may special occasion ngayong araw na ito. Birthday, anniversary, o ano mang special occasion ay pinagdiriwang ninyo. Prayers po para sa inyong lahat. And sana pagpalain pa po kayo ng Diyos ng mas marami pang biyaya sa inyong buhay. Paghiling din po ng panalangin para sa lahat ng apektado pa rin ng COVID-19 at para na rin po sa kapayapaan sa bansang Ukraine. At syempre, kung lagi tayong nagtitiwala sa Diyos, we are giving our full trust sa ating Panginoon kahit anong sitwasyon, kahit anong pagkakataon, edi lagi tayo niyang pagpapalain. At syempre, kapag pinagpala tayo, edi automatic yon, magiging pagpapala tayo sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.